Sa pagbuo ng isang pamilya, mahalagang malaman ang kahinaan ng bawat isa. Tanggapin ang buo ang lahat tungkol sa kanya. Kasama ba rito ang pagyakap sa itinatagong lihim ng isa? Pakinggan natin ang isang kasaysayan ng isang ama at responsabling asawa na nagugulumihanan kung paano haharapin ang sitwasyon sa buhay. Siya ay si Francis. Ako si Francis. Naging mabilis ang pangyayari na makilala ko si Gemma. Hindi po man kami lubusang magkakilala, pero dahil nasa tamang edad na kaming pareho, natuto naming tanggapin ang bawat isa. Agad naming hinarap ang responsibilidad na ibinigay sa amin ng Diyos. Para lubos niyo pong maunawaan, hayaan niyong isalaysay ko sa inyo ang kwento ng aking buhay. Ano? Buntis ka? Sino nga ba? Hindi ko alam na may kasintahan ka. Ay, ako na. Ang kakausap sa ating anak. Buntis ako. Magkakaanak na kami ni Francis. Francis? Siya ba ang ama ng pinabubuntis mo, Gemma? Si Francis, inay. Magiging magulang na kami ni Francis. Tawagan ko siya. Anong gagawin natin? Ewan ko. Kasalanan mo ito, Mina. Bakit ako? Ginagawa ko ang lahat. Ano man na? Eh kung ganun, bakit nangyari yan sa kanya? Wala na tayong magagawa pa. Siguraduhin mo lang na tanggap ng lalaking yon ang kalagayan ng anak natin. Ay, pasok ka, Gemma, anak. Huwag ka mahihiya. Halika. Ito na ang bahay ni Francis. Yung katabing bahay, doon naman ako nakatira. Ariin mo sa'yo ang bahay na ito. Parte ka na ng aming pamilya. Eh, masaya kami dahil pumayag ka na dito katitira. Masaya din po ako dahil tinanggap niyo po. Ay, oo naman. Ituturing na kitang anak mula ngayon. Oh, ayos ka lang ba? May kailangan ka? Ay, teka, baka nagugutom ka. Ano bang gusto mong kainin? Ipagluluto kita. Huwag na po kayo mag-abala. Ah. Si Francis na bahala. Ay. Gusto ko po, siya ang magluto para sa aming dalawa. Ay. Aba. Oo, si Francis. Tatawagin ko. Nandun kasi siya sa labas kausap ang mga pinsan niya. Mga pinsan niya? Oo. Ako na akong tatawag kay Francis. Aba. Francis? Anong nangyari? Jem! Yuhu! Nasaan ang pinakamamahal na asawa ko? Nandito na ang pinakagwapong lalaki sa buong mundo. Jem! Nandito na siya. Umalis ka na. Baka magalit ang asawa ko. Jem? Sino ko usap mo? Ay! Salamat! Salamat sa Diyos, dumating ka na. Kala ko, iniwan mo na ako mag-isa. Natatakot ako. Bakit ka natatakot? Makakasama yun sa baby natin. Kaya nga ako umuwi ka agad. Pagkatapos ng trabaho eh. Kung pwede nga lang, huwag na ako pumasok eh. Tama. Huwag ka na pumasok. Dito ka na lang, para lagi tayong magkasama. Ayoko mag-isa, Francis. Pero, hindi pwede. Kasi kailangan kong kumita ng pera. Lalo pat malapit nang lumabas si baby. Eh, hindi naman magagalit si baby. Sasabihin ko sa kanya, mas masaya pag lagi tayong magkakasama. Oo tama na. Nandito na ako. Sabi ko sa'yo, pwede kang lumabas. Makipag-usap ka kay mama. O kaya, dumalaw ko sa nanay mo. Ayoko. Ayoko, dito lang ako. Ayoko. Gemma, basta huwag mo iiwan mag-isa.
Natatakot ako, Francis. Mamamatay ako kapag iniwan mo ako. Mamamatay ako! Jen! Bumaba sa motor, Mac. Tap. Ay, Francis! Francis, anak! Salamat at dumating ka. Madali ka! Bakit ako? Si Gemma, may nangyayari ba? Eh, wala naman ako nakita ang dumating na bisita. Mag-isa lang siya sa loob, hindi ba? Oo. Nihalos ayaw niya lumabas ng silid eh. Aba, ano pa nangyari? Narinig kong may kausap ang asawa mo sa loob ng silid. Kinakatok ko ang pinto. Tumahimik, pero hindi naman ako pinagbuksan. Eh, baka ho, hindi lang kayo narinig. Ay. O kaya baka nakatulog. Eh. Oh, ayun ama. Oh. Nagbukas na ng pinto ang asawa ko. Nag-alala si mama sa'yo. Yan kasi, hindi ka lumalabas ng silid eh. Gemma! Bakit nandito yan? Pinagbiling kita kay mama. Nag-alala kasi kami sa'yo. Bakit? Wala kayo tiwala sa'kin? Pinapabantayan mo ko sa mama mo? Iniisip mo? May nanakawin ako dito? Gemma! Hindi sa ganun, Jen. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Kaya niyo ako kinukulong sa kwarto! Jim! Hoy! Wala kami lang magnanakaw, ha? Kahit itanong mo pa sa tatay ko, hindi ako magnanakaw! Hindi! Siya nga yan nagkakulong sa kwarto, eh. Ganun nga ito, ha? Kaidli pala ako. Aba, nakasakyat ng apo ko. Nasaan bang nanay niya? Sandali lang, apo. Nandiyan na ang lola. Ayoko nga makabisit kayo, ha? Sobra ka na, eh! Naano ba kita? Tinginan niyo ako! Pinag-chismisan niyo ako! Uluhan niyo. Huwag talaga. Ay, ano bang uunahin ko? Baliw ang babae ka, eh! Pumasok ka na sa bahay niyo! Hindi ako makapagtimpi sa'yo, eh! Dito! Ano ba yan? Alisa! Huwag mo pagsasalitaan ng ganyan si Gemma! Ano ko yun ang kayusan mo? Napit na kayo. Nang unti-unti. Papiting eh. Oo, unti-unti lang. Yan! Kasi siya ang lumalapit sa'yo. Huwag mo pagsasalitaan ng ganyan si Gemma! Siya sinusunod ng camera. Serious na ako na sa inyo sa'yo. Huwag mo pagsasalitaan ng ganyan si Gemma! Asawa yun ang pinsan mo! Yan! Huwag mo pagsasalitaan ng ganyan si Gemma! Sound eh. Asawa yan ang pisan mo! Ano ka ba? Tawalan niyo ako! Ayip kayo! Bakit ba? Pinag-chismisan niyo ako! Nag-uusap lang naman ako kami! Oh! Bigla na lang sumugod at nanakit! Ano? Ano? Gemma anak, halika na! Halika na! Pumasok na tayo sa loob ng bahay! At pag-usapan natin ang mahinahon ng nangyari! Huwag dito! Iisang pamilya tayo sa lugar na ito! May saltik ang babae niyan, Chang! Hindi normal ang pag-iisip niyan. Hoy, wala akong sakit, ha? Oo, ayan, tingnan niyo. Normal bang kilos ng isang babae yan? Tama na. Huwag ka na kasi magsalita. Eh, Gemma, anak, halika na. Umiiyak ang anak mo sa loob. Baka mahulog yun sa katre. Iniwan mo, eh. Ha? Halika na. Ay, gising na si baby? Oo. Naku, pupuntahan ko ang anak ko. Halika na. Pupuntahan ko ang anak ko. Mama. Tonga. Mama, Francis. Ano ba sinasabi niyo, Ma? Eh, nagpapapaniwala kayo sa ibang tao. Oo nga, hindi normal ang pinakikitang kilos ni Gemma. Pero nangyayari po yan sa babaeng bagong panganak. Pwede may postpartum depression si Gemma. Noong bago mo pa lang siyang dinala dito, pansin ko na ang kakaiba sa asawa mo, anak. Malikot ang kanya mga mata. Matalas, hindi mapakalik, nagsasalitang mag-isa. Ma, hindi basihan yan para tawagin baliw ang asawa ko. Masyado lang sila mapanghusga. Huwag mo sabihin sa akin na normal lahat yon, Francis. Lalo pat mas lumala pa siya pagkatapos niyang manganak. Dalaman niya ng kanyang panganganak o hindi, kumilos ka na. Patingnan mo na si Gemma hanggat hindi pa huli ang lahat. Bakit ka naman si baby? Saan mo dadalhin ang anak ko? Day off ko ngayon, Jem. Hindi ako alis.
Buong araw kong babantayan at aalagaan ang baby ko at ang asawa ko. Talaga? Totoo yan, ha? Oo. Ako ang bahala sa lahat. Kaya wala kang gagawin kundi kumain, magpahinga, matulog. Hindi ba dapat ikaw ang magpahinga? Kasi ikaw ang nagtatrabaho. Ikaw ang mas pagod sa ating dalawa. Basta mag-relax ka lang, okay? Minsan lang ako makakabawi. Kaya sasamantalin ko na ang araw na ito. Narinig mo yan, baby? Inaalis ang papa. Aalagaan niya tayo. Normal ang asawa ko. Nagkakabali sila ng akala. Hindi baliw si Gemma. Nanay! Sa kabila. Motor! Oops! Ma! Oh! Saan kayo pupunta? Eh, mamamalengke. Mahal na mga bilihin dito sa malapit sa atin eh. Nakakamura kung sa palengke ako bibili. Eh, umangkas na kayo. Ihahatid ko na kayo. Eh, kararating mo lang anak ah. Baka pagod ka na. Sasakay na lang ako ng tricycle. Nandito po ako, ma. Nandito na. Sorry. Nandito na po ako. Nating mo lang anak ah. Baka pagod ka na. Sasakay na lang ako ng tricycle. Nandito na po ako, ma. Matitiis ko ba naman kayo? Hawak po kayong mabuti. Ano ba yan? Mabuti ka pa. Basa ko. Ito na po, ma. Kumawa kayong mabuti sa pag-angkas. Kumawak ko kayong mabuti sa pag-angkas. Ay siya. Ikaw nang ang bahala. Hoy! Mawala niya kayo? Mama, manlalang ko! Aray! Buhong makakapit sa asawa ko! Manlalang ka! Gemma! Tama na! Nasasaktan ako! Gemma! Tama na sa Gemma! Ano ba, baby? Ano ko? Kinakampihan mo babae niyan? Tama na! Kilalanin mo kung sino sinasaktan mo! Sa paling kong bugoing yun! Tama na! Saktan mong mama! Gemma, nasisiraan ka na ba? Ipuhuli kita sa polis! Nalaloko ko ako, Francis! Ipagugulo ko kayo na babae yun! Ano? Ay, nako! Nako, bali ba? Ay, nako! Aray ko! Pihat ang anit ko. Sobrang sakit. Nadaling po kayo sa doktor na. Ay, hindi na. Hindi na kailangan. Mamaya lang, mawawala din ito. Pulsado kayong kinalagad ni Gemma. Hawak ang buhok niyo. Halos pagdilim ang paningin ko sa aking asawa kanina. Mabuti't binitiwan ka niya. Paano kung... Sundin mo sana ang payo ko sa'yo, anak. Paano kung dumating ang araw na pati ang apo ko, saktan din niya? Wala na siya sa kanya sarili. Wala siyang kinikilala kapag nagagalit siya. Oh. Hindi, ma. Hindi niya magagawang saktan ang anak namin. Huwag mo nang hintayin dumating ang araw na yon. Francis, anak, makinig ka sa akin. Ma. Baka lalo pang mapanakit. Makapanakit. Francis, anak, makinig ka sa akin. Makinig ka sa akin. Baka lalo pang makapanakit ang asawa mo. Bakit mo tinatanong? Ay, puta. Tinatanong ngayon yan sa amin. Bakit mo itinatanong yan sa amin? Dahil nagawa na po niyo manakit. Natatakot ako na ma... Sa akin ang tap ulit. Bakit mo itinatanong ngayon yan sa amin? Bakit mo itinatanong ngayon yan sa amin? Dahil nagawa na po niyang manakit. Natatakot ako sa maaari pa niyang gawin. Nagtatanong ka? Na parang
Wala kang alam sa nakaraan ng iyong asawa, Francis. Di ba sinabi naman niya sa'yo? Ano hong nakaraan ni Nanay? Lintek. Yan nga ba sinasabi ko eh. Nagtrabaho ng 2 taon sa Maynila si Gemma. Wala siyang maramdam sa amin. Ang akala namin maayos ang kalagayan niya doon. Isang araw, nakatanggap kami ng tawag mula sa isang ahensya. Agad kaming lumuwas. Ang kawawa namin, anak. Ano pong nangyari sa kanya? Sinundo namin sa Samendal. Ang sabi, doon siya dinala ng kanyang mga amo. Mental? Kung gano'n... Binibaliw, anak ko. Wala kami lahing baliw, Francis. Kung naagapan lang ang anak namin, hindi siya magkakaroon ng post-traumatic stress disorder. Kung hindi dahil doon sa demonyo niya mga amo, sinasaktan siya. Ginugutom. Kinukulong. Naging maayos ang lahat. Pagkatapos laman ng ilang... laman. Wala kami lahing baliw. Wala. Naging maayos ang lahat. Sa'yo pa lang dapat eh. Pagkatapos laman. Doon siya, dinala sa kay Latim yung sa Mandaluyong. Wala kami lahing baliw. Naging maayos ang lahat. Mandaluyong pala galing to eh. Pagkatapos lamang ng ilang buwan na nakauwi sa dito sa Bicol. Malay ba na lang kapag nasusobrahan siya ng pagod, nakakaramdam ng takot at labis na pag-aalala. Muling bumabalik ang lahat ng alaala sa nangyari sa kanya sa Maynila. Hindi ko alam. Ha? Hindi ko alam. Si Kuya, sandun ka. Ha? Parang ano ba eh? May background na. Ha? Ibang tumatalim. Oo nga. Tumatalim na eh. Aalis na agad tayo. Ito mo muna tayo, Francis. Miss ko ng pamilya ko eh. Komportable ka ba kung dito tayo? Masaya ka ba, Jim? Sure ba? Oo. Komportable ka ba kung dito tayo? Sinabi mo, komportable ka nga kung dito tayo? Ba? Aalis na agad tayo? Dito na muna tayo, Francis. Miss ko ng pamilya ko eh. Komportable ka ba kung dito tayo? Ba? Bangayin siya natin ko, ha? Nga. Nga, sis. Miss ko ng pamilya. May isa pa, pakinggan. Aalis na agad tayo. Ba? Dito na muna tayo, Francis. Miss ko ng pamilya ko, eh. Komportable ka ba kung dito tayo? Masaya ka ba, Jen? Komportable ka nga kung dito tayo. Miss ko ng pamilya ko, eh. Yes, miss ko ng pamilya ko eh. Aalis na agad tayo? Dito na muna tayo, Francis. Miss ko ng pamilya ko eh. Komportable ka ba kung dito tayo? Ba? Masaya ka ba, Jen? Yun, dun sa masaya, ba ang nasabi mo? Ba yung sinabi ko? Hindi, dun sa komportable. Yun nga. Komportable ka nga, ba? Dito tayo. Hindi lang maliwanag. Aalis na agad tayo? Dito muna tayo, Francis. Miss ko lang pamilya. Komportable ka ba? Kung dito tayo? Masaya ka ba, Jem? Panatag ang loob ko na makita at makasama nanay at tatay ko. Kung ganun, dito na muna tayo pinanay at tatay. Talaga? Oo. Oo, Francis. Sige, dito na tayo tumira. Kasama si Baby. Pero... aalis ka? Kailangan kong pumunta ng Naga. Kailangan kong magtrabaho para sa inyo ni Baby. Laban kami ni Baby? Hindi, ayoko. Sasama kami sa'yo.
Pagkatapos ng trabaho ko, uuwi ako. Kahit gabihin ako sa pag-uwi, okay na. Makakasama ko lang kayo ng anak natin. Hindi ako naniniwala. Ang layo ng lakan, hindi ko na uuwi dito. Jem, magtiwala ka. Hindi ko kayo iiwan ni Becky. Huwag ka malungkot. Dahil kasama mo si nanay at tatay. Ayaw mo silang makita ang nag-alala, di ba? Ayaw ko. Mahal ko sila, Francis. Kaya nga. So, sige na. Alis na ako. Huwag ka mag-alap ng iba. Oh. Kasi, talagang pagpupulong kita. Tandaan mo yan. Sabay tawa. Sapa no, sapa. Sapa. Oh, sapa. Sapa. Araw-araw, Lunes hanggang Sabado, mahigit isang oras akong bumabiyahe mula trabaho diretso sa bahay. Magampanan ko lang ang aking responsibilidad bilang ama at asawa. Nakapapagod. Ilang beses nang gusto ko nang sumuko. Pero hindi ko inisip. Ito ang buhay na pinili at pinasok ko. Hindi ginusto ni Gemma ang nangyari sa kanya noon. Pero may oras na tinatanong ko rin ang aking sarili. Kung mas maaga kong nalaman ang sitwasyon niya noon, papasukin ko ba ang buhay na kasama siya? Ako si Francis. Ito ang aking buhay. Hindi madaling bitiwan ang sitwasyon kung saan nakatali ang iyong puso sa relasyong puno ng pangako at pagmamahal. Napapagod ang katawan, ngunit ang puso ay patuloy na lumalaban para sa isang taong ikaw lang ang sinasandalan. Cecil, baka nagsiganap. Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Maynard Landicho, Janeline de la Cruz, at Lionel Benabin sa papel na Francis. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiao. Sa musika, Buboy Salong. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Gigi Ibanez. Sa direksyon, June Martin Legazpi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.